Heto na po ang Memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Meron lang po tayong bagong buwan in this time of November, ang atin pong tutuunan sa ating programang Memo ni Mommy ay ang patungkol po sa pagiging good parent. At dito nga po sa ating buong buwan ng November ay meron po tayong mga bagay-bagay na pagsasamahan na atin pong matututunan, mga paalala na naman. In fact, magkakaroon po tayo ng mga 20 na tips, no? Ang dami kasi every time meron po tayong 5 tips on I'm a good parent. Okay? So, punta na po natin. Muli ang inyong Mommy Besirio sa inyong tagapagpaalala. At ano nga po ang mga bagay-bagay na yan? Memo number 1, set a goal for the child. Meron po ba tayong layunin, ano? Para sa ating mga ginagawa sa ating mga bata. Maganda po kasi na ang mga bagay-bagay ay ating ginagawa nang meron tayong something in mind na, ito ay papagawa ko to sa anak ko para, ayun, halimbawa, bakit nga ba natin kailangang pansinin ang kanyang mga paraan ng pagsasalita? Para siya ay magsalita ng tuwid at maging magalang. O, meron tayong object, meron tayong goal. Memo number 2, ipakita po natin ng nababagay, tama ang atin pong pagmamahal. At yung pagiging sobrang maluwag, sobrang mahigpit, hindi po ito yung mga bagay na magpapakita ng pagmamahal. Balansehin po natin ang tender and tough love. Kung kailangan na tiisin ang kanyang pag-iyak. For the sake of matuto ang batang ito to manage frustration, ay sige lang. Pero pag misa naman po ay kailangan naman siyang i-appreciate dahil hirap na hirap siya sa kanyang ginagawa. And so, ibigay din natin ang appreciation. Memo number 3, maging involved po tayo sa buhay ng ating mga anak. Pero ang pagiging involved po natin ay dapat nasa lugar din. Hindi po yung lahat halos ng bahagi ng kanyang buhay ay naroon tayo. Ang maganda nga po, habang ang ating mga bata ay umiidad, ay umaatras naman po ang ating involvement. Halimbawa, ang isang batang 10 years old ay hindi na po dapat silbihin sa mga bagay na pwede naman niyang gawin sa sarili, lalong-lalo na nga po ang pagkain at ganun din naman ang pamamahala sa kanyang mga personal na bagay. Naku, Mami Bessie, ang aking anak ay makalat, ang aking anak ay, naku, kung kumain ganito, well, it must be started at their young age na pansinin ang mga bagay na yon. So kung 10 years old, meron pa siyang ganyan na mga nakikita tayo, aba, eh maganda po kung yan ay atin talagang sisikaping pagtuunan. Memo number 4, tayo po ay dapat sumabay sa development ng ating mga anak. Give greater freedom pagkaya na niya at kapag hindi pa naman po ay greater restrictions. Kung may mga bagay na siya na nagpapakita na ako na lang gagawa niya, nay, then by all means, why not? No? Ibigay natin sa kanya ang kanyang pagkakataon para gawin ang mga bagay na ito sa kanyang sarili. Kasi dito po siya matututo, okay lang magkamali, okay lang minsan masaktan, basta meron pong kapalit na katuruan. At number 5, you're a good parent if we have established, set clear, yan, maliwanag po ng mga rules, especially ano ba ang mga rules na ito sa tahanan gagawin. Ito naman kapag nasa labas ng tahanan, dapat po meron tayong isang pamantayan kung ano ang mga rules na yan na hindi po tayo pabago-bago. Mga ilang paalala nga po yan at ang aking po nabanggit for this month of November, yes, I'm a good parent. Mommy Besirius po sa ating Memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.